ko i-epek yung pagod-paguran school of acting. Kung ayaw pumayag ng aking kaibigan, ay maaari kang... Hoy! Hoy, Fidel! Ito ang lalaking pakakasalan ko. Grabe yung lead niya ni Clay dito. She is such a source of hope and encouragement dito. Yes, a todos! Ay, yun lang dumating yung demonyo. Por llegar tarde. Bakot, dito na naman ang demonyo. Oh, deliver kami ni Clay! Ayan, good morning, good evening, or good day, guys. Whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is Wednesday and we are about to watch Maria Clara Tibara episode 53 na tayo. Sobrang grabe ni mga kaganapan dito. And we are more than halfway sa buong total number of episodes ng teleserye na to. And kahapon, grabe no? May paiyak na naman silang effect kahapon. Monday, Tuesday, iyakan. So... Wednesday ngayon, tingnan natin na magaganap. And before anything else, syempre, may pa-shoutouts tayo sa mga friends natin at mga masugid na mga manonood na ang gaganda ng mga comments. Okay, simulan natin kay Blue Archer. Blue Archer, ang sipag-sipag mo talaga mag-comment. Ang haba ng comment mo, pero gusto ko to. Sabi ni Blue Archer, if yesterday's episode is a preparation of the bad things that are bound to happen in the story, I believe that the contents of the latter, of the letter... read by Father Salvi is the turning point. The letter, I think, is the letter sent by Maria Clara's mother to Father Damaso. Okay, this is like a spoiler, pero parang hula lang din to ni Blue Archer. Seeing Father Salvi's reaction only proves that he now knows the secret behind Maria Clara's father. This episode is the two Maria Clara's episode. Okay, again, they're acting, both of them, are just impeccable. Grabe si Clay. Too much information na naman. However, their bond is stronger than the rift they had in this episode. Totoo yan. Meron man silang hindi pagkakaunawaan doon, pero mas nanaig yung bond nila. Kasi diba sa dulo nun, parang may padasal pa nga si Maria Clara kay Clay, diba? So I think mapapatch up pa. Okay. So maraming salamat pala sa iyo, Blue Archer. Next comment natin is from Mosai Archery. I think second time na ni Mosai Art dito sa shoutouts natin. Pero sabi niya, ang galing ng paglaro ng mga writers sa TV series na to. Yung mga out of the blue na expectations ng mga viewers, talagang napakaganda ng pagkahimay nila. Totoo yan. Kahit ako, palagi kong pinupulit talaga yung mga writers dito kasi sobrang nabigyan nila ng buhay at magandang twist yung original story ng Nolimitangere. So ayun, maraming salamat Mosai Archery. And next comment natin is from Jules Forces Channel. Wow, bongga ng pangalan ha. Sabi niya, pinanood ko pa rin reaction mo kahit napanood ko na to kanina. Sobrang ganda talaga ng tandem nila OG, MC, and Clay. Kudos sa writers na ginawa ng episode na ma-highlight ang acting nilang dalawa. Totoo yan. Sobrang ma-highlight talaga sila. At hindi lang sila actually, kahit na sila sisa, nagka-moment talaga lahat ng mga artists dito. So, napakaganda na pagkasulat ng mga script nila. And yeah, kudos talaga sa mga writers. And of course, sa director and mga actors. Sabi naman ni Garnet Ash, kawawang Maria Clara, kahit anong pagtutol ang isagot niya sa mga binibintang ni Clay patungkol kay Padre Damaso, ay ramdam niya rin sa kanyang kalooban ang hinagpis at sakit na mahihiwalay siya kay Clay na kanya nang naging kaibigan. Sadyang nananaig lang sa kanyang kalooban ang pagmamahal niya sa kanyang ninong. Napakalinis ng kanyang budhi at kalooban upang hindi pagdudahan si Padre Damaso. Totoo yan. Sobrang to the point na sinabi nga ni Clay, diba, na gullible siya. Kasi hindi siya mapagduda sa kapwa-tao. Lalo na sa ninong niya na parang second father na rin niya. And sabi pa ni Garnet, napakagaling ni Julie portraying Maria Clara's character. Grabe ang MCI. Salute to all the staff and artists behind this magnificent and amazing plot. And syempre, sa'yo, Sir Nephi, for always being part of our routine. Thank you so much. Wow, thank you so much talaga, Garnet Ash. Nakataba ng puso yung mga comments niyo. Okay, next comment is from Jay Tolentino. Sabi ni Jay, sobrang galing ng isang Julie at Barbie. Wala akong ibang artista na alam na makakagawa
ng ginawa nila bilang Mara Clara at Clay. Kahit tigas ng puso mo kapag napanood mo tong episode na to, maiiyak ka. Totoo yan. Pero ako kasi, iyakin naman talaga ako basta about family, mga ganap sa Mara Clara at Ibarra. Nakakayak naman kasi talaga, di ba? Yung mga friends na mag-away, ganyan-ganyan. And, okay. Last comment na natin to. Sabi ni Salvacion Cleto, naiintindihan ko si Mara Clara kasi kung tayo man ang ilalagay sa lugar niya, hindi tayo maniniwala sa sinasabi ni Clay. Pero sigurado may purpose si writer kung bakit niya ginawa yung eksenang ito. Yee! Pa-exciting na ang ganap sa susunod. P.S. Salamat at kumpleto po yung upload nyo. Naputol daw kasi yung live stream nila kahapon. Buti na lang. Medyo na-late din ako ng upload, so nahanap ko talaga yung nawalang part ng episode 52. So, ayan guys ha, maraming salamat sa inyo. Those are our shoutouts for today's video. And I think ready na tayo for episode 53. Sobrang excited na ako talaga, so panoorin natin to. Ready, 1, 2. Tawarin mo ko kung hindi kita na ipagtanggol sa akin, Nino. Grabe ang pagkasampal doon. Pero sa totoo lang, ikaw ang inaalala ko ngayong aalis ako. Lalo na't hindi mo lubos na kilala ang tunay na pagkatao ng ninong mo. Alagad ang Diyos ang aking Nino. Hindi lahat ng nakaabito ay alagad ng Diyos. Ipinagtanggol kita sa aking ninong dahil yun ang nararapat. Ngunit ang pagbintangan ng mga kasumpa-sumpang mga bagay ang aking ninong, yan ay kalabisan na. Pero totoo defense po lahat ang sinasabi ko. Masamang pare ang ninong mo. Siya ang kontrabida sa kwentong to. Sila ni Padre Salvi. Kaninong gamit yan? Kay Padre Damaso po. Pinapaayos po niya. Iwanan niyo. So, yun yung letter na sinasabi kanina sa comment. Sa shoutouts natin. Dios mio. Tama nga, marahil sila na mas makakabuti pa kung lisanin mo ng pamamahay na to. Sabi ko na nga ba hindi siya makikinig sa akin. Dalangin ko nagabayan ka ng Panginoon at manatiling ligtas sa kanyang mapagmahal na puso. Hasta luego, mi amigo. Amigo, tila may panibagong ulo sa parating. Ligay. Ano ang ginagawa mo rito? Masyado na pong mahaba ang araw na to. Sir, pwede po bang bukas na lang natin pag-usapan? Pagod na ako. At marami na akong pinagdaanan. Sandali lamang, binibining Clay. Ito ay aking pamamahay. Kapag sinabi kong sandali lamang, ay aasahan ko na ikaw ay susunod. Akala ko eh, epic yung pagod-paguran school of acting. Hindi ko na-expect yun. I'm back. Ang galing ng mga writers dito. Ang mga tapatin mo, binibining Clay. Ikaw ba ay pinalayas na sa bahay ng aking nobya? Kaya, dito na po muna ako ulit titira. Kung di po nakakahiya sa inyo. Aba, oh, binibining Clay, kung ayaw pumayag ng aking kaibigan, ay maaari kang panirahan na. Hoy, Fidel. Sandali lang naman. Bilis mo. Marami nang nangyayari ngayong araw na ito, baby. At ngayon, darating ka na... Kaya nga po, kung inyong mamarapatin, mga senior, ipagpabukasan natin to. Bukas na tayong mag-catch up, ha? Pagod na talaga ako, eh. Let's call it a night. Good night. Ang ganda talaga ng mga suot nila, nila Fidel, nila Ibarra. So yun po yung nangyari. Ang lalaki na suot. Kaya... Ako na yun to niya. No choice talaga ako kundi lumayas doon. Pasensya na po kung trespassing ako ulit sa pamamahay niyo. Hindi na ako nabibigla sa hakbang ni Padre Damaso. Nakakalungkot lang na madami ka pa sa lahat ng ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nais ko sanang humingi ng paumanhin sa iyo. No worries, sir. Ako pa, kayang-kaya ko yung mga ganyang ganap. Cute ni Clay, no? Basta ko na ang bahala sa lahat. Sa tingin ko ay mas mainam nga kung dito ka na muna sa amin pansamantala. Aking babanggitin na lang kay Maria Clara na naririto ka.
Bueno, ako'y magagayak na at pupunta pa ako sa lokasyon ng eskwela. Maganda ka na rin kung nais mo. Sir? Kapit lang. Hindi ko man alam yung mga susunod na mangyayari, pero laban lang. Naging source of encouragement pa si Clyde dito. Sika to kayo kaya? Anong status? Anong status? Si Kapitan Tiago. Anong gagawin natin, Primo? Hindi kumain ng agahan si Clarita. Lagi na lang siya nagkukulong sa kanyang kwarto. Baka kung ano-ano na lang pumasok sa kanyang isipan. Ano magagawa ko? Ito ang payo ng ninong niya. Mas mabuti na rin nandito siya para maalagaan natin at pagbantayan. Malayo muna kay Crisostomo habang mainit pa ang mata ng fraile sa kanya. Paano kung lalong lumalim ang kanyang kalungkutan, Primo? Oh, para kanina yung sulat na yan? Liham po. Para kay Senyorita Maria Clara, mula kay Senyor Ibarra. Ay, basahin niya. Maria, aking sinisinta. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Pagkat nabatid ko kay Binibining Clay, ang naging dahilan kung bakit siya ay pinaalis sa inyong tahanan. Bilang lunas sa kanyang suliranin, akin siyang pinatuloy sa aking tahanan upang tugunan ang kanyang kawalan ng kamag-anak na mauuwian. Hindi ko siya maaaring itaboy o hindi tulungan pagkat taliwas yun sa tamang asal na isang ginoo na tulad ko. Ako ay umaasa na yung maunawaan ng kanyang kalagayan at bigyan ng puwang ang oras ng kanyang pangangailangan. Tunay ngang maraming naganap na itong mga nakarang araw. Wait. Sobrang maginoo si, ano no, si Ibarra. Kasi, ora-orada. Pagdating ni Clay, naisipan niya kagad. Wala nga nagsabi sa kanya na sumulat kay Maria Clara na nandoon na si Clay. Diba? Ganun dapat eh, no? Uunahan mo na yung sitwasyon. So, wala lang. Sinabi ko lang kasi kailangan ma-remind ng mga kabataan lalo ngayon na ganyan dapat. Pag wala ka talagang hindi magandang intensyon, uunahan mo na yung sitwasyon. Mga kaganapang naghatid ng lungkot para sa ating dalawa. Ngunit huwag sanang manibago o di kaya'y magduda sa aking katapatan sa pangakong ating binitawan sa isa't isa. At kahit na tayo'y pilit nilang nilalayo, hindi nila maaaring mapatid ang ating dakilang pag-ibig. Tandaan mo, aking mahal, tayo'y pinag-isa. Sa puso, sa isip, salita at gawa. Krisosto. Ang romantiko ni ano, Ibarra. Nagpuyat pa talaga siya, nag-effort talaga siya na tapusin yung sulat para may padala kagad kinabukasan. At binasa ng dalawa. Sa bahay ni Krisosto mo? Oh, bakit? Diyos niyo. Pero hindi. Nangako si Krisosto mo na mananatili siyang tapat. Mainam na siya ay sumulat. Bueno, dadalhin ko ito kay Clarita. Ah, hindi, hindi. Hala. Hindi dapat mabasa ito ni Clarita. Diyos mio, ano ba naman na ibigay mo yung kapirasong papel na yan para mabawasan naman ang kapaglawan ng iyong anak? Lalo lamang talagang madudurog ang kanyang puso. Mas madudurog ang puso ko kung si Clarita ay hindi susunod sa anumang utos ng Friday. Kaya huwag na huwag niyong babanggitin ang sulat na ito ni Crisostomo sa kanya. Grabe.
sobra naman pati sula. Ginawa niyang preso yung tao. May adobo, nakita ko. Nagutom ako. Kakain ako after nito. Nakita mo, primo. Hindi na naman kumain ang pobresita. Baka tuluyan ang magkasakit ang anak mo. Baka siguro dapat bigyan natin ng kaunting ginhawa yan si Clarita. Kung ayaw mo ibigay ang sulat, dapat siguro ay makahanap na tayo ng lunas para sa kawalan ng kanyang gana. Senyor, walang galang na po. May sulat po. Oh, ano na naman sulat to? Ang daming sulat, ha? Ay, nakarolyo, iba. Imbitado tayong dumalo sa isang espesyal na pananghalian ng alkalde. Ah! Isang pagtitipon? Nakutyak na mabubuhayan niyan si Clarita kapag isinama mo siya dyan, primo. Makalabas man lang ng saklit. Para dyan. Ang pagtitipon ay para lamang sa mga kapitan at opisyales. Siguro naman ay walang dadaluro na magbibigay ng kapamakan sa aking anak. Senyor, kanina ko pa ho pinadala ang inyong liham. Pero hanggang ngayon, hindi pa ho pumaparoon si Anding sa atin para maghatid ng tugon. Maraming salamat, mga dong. Marahil ay abala si Maria sa mga gawaing bahay. Kawawa naman si Sir. Hindi niya makasama o makausap man lang ang kanyang minamahal. Tunay ngang nakakaawa kung hindi mo makasama ang iyong minamahal. Lalo na kung hindi alam nung isa na nangungulila ka sa kanya. Let's go, Pilay! Kinikilig ako. Senyor, aminin nyo, kinikilig din kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpaumanhin ang aking pagbisita sa inyo. Senyor. Binabati kita, Binibining Clay. Senyor Ibarra, Ginoo, formal ko nang nakita ang babaeng nagligtas sa iyo sa aksidente sa Cabria. Ang totoo nito, sa isang banda, patungo na sa tagumpay ang pagpapatayo mo ng iyong eskwela. Ito at patuloy pa rin ang pagtataguyod kahit sa kabila ng mga pangyayari. Kaling, ngunit ang katotohanan nito ay dumaan ako para personal na imbitahan ka. Isang espesyal na pananghalian para sa aking mga opisyales at mga kapitan itong bayan. Ang sosyal? Personal siyang inimitahan? Imbitado ang mga kapitan? So, atun si Kapitan Tiago? Mismo. Isama niya kaya si Katukaya? Pagkikinsel ulit. Nahibinobulo nga ba sa akin? Ala? Sa iba ako makatingin? Ang cute nila, Gagi. Isa po itong karangalan, Senyor Alcalde, ngunit hindi naman po ako opisyal. Kaya kapitan. Ala? Tatanggi siya? Iji mo na yan, sir. Iji mo na yan, dapat lang na imbitahan. Gawa ng tinataguri kitang isang importante at mahalagang tao ng bayan sa Diego. Punta ka na, andun si Maria Clara. Ganun ka din, Don Fidel. Isang magaling at mahusay na negosyante nitong ating bayan. Oh. At tulad ng iyong ama, imbitado ka. Mga paminenteng tao to. Isama na natin ang ating binibining client. Yes!
Let's go! Senyor Alcalde, hindi po ako makakasagot para sa kanila. Ngunit sa mga kaganapan ay... Ala! Ikinalulugod! Ikinalulugod po ni Sir Ibarra. Hello? Makapunta kami. Nice one. Bueno, kung gayon ay... susubukan po namin na makiisa sa inyong... Magaling, magaling, Clay. Mabilis mag-isip. Aasahan ko yan. Pag mga nursing student talaga, mabilis mag-isip dapat. Oh, let's go. Kumain na. Sa Diyos, at pinaunlakan mo itong almusal na ito, iha. Ganda ni Maria Clara, grabe. Iha. Patulong ka sa tiya mo at kay Andeng para sa susuotin mo mamaya. Meron tayong special na dadaluhan na isang salo-salo. Huwag kang tatanggi, ha? At nakakaya sa alkalde na nag-imbita sa atin. Tiyak na matutuwa ka dahil darating doon ng pamilya ng mga amiga mo. Andun din ang ninong mo at ang kura. Pupunta din ho ba si Crisostom? Ala ka. Paano kung pumunta nga ang binata? Wala siya ron. Tanging may katungkulan lang sa bayan ng dadalo. Kaya tiyak ako na hindi sa dadalo. Yun ang akala mo. Kung gayon ho ay hindi na lang ho ako sasama. Ala. Ay iwan na lang ho dito sa bahay. At ano? Magkukulong ka na naman. At tatangis na naman. Ayan, at napakaputla mo na, Clarita. Alam mo naman na ang pagsagap sa sariwang hangin at ang pakikipaghalubilo sa mga tao ay nakakatulong sa iyong kalusugan. Ako na ang magpapasya. Hello? Sumama ka na iya. At huwag ka nang tatanggi pa. Grabe, no? Hindi ko alam kung dahil yun siya ang tatay, kaya siya nagpasya siya, o dahil siya ang lalaking may kapangyarihan sa pamilya nila. Kasi ngayon, hindi na ganun, di ba? Hindi na pwedeng ganun. May sariling desisyon na tayo. Sana si Sir? Nag-ready Sir! Na sila. Kanina pa po nag-iintay ang karwahe. Karwahe? Ganda ng mga suot nila, grabe. Magandang ideya pa ba kung dumalo tayo sa pagtitipon? Yes. Handa na po ang lahat. Nakabihis na kayo. Tayo. Baka kung sino lamang ang makakita ko ron. Ayoko na sanang dagdagan ng sama ng loob pa ng aking nobya. Labis na siyang nadadamay sa alitan. Kanyang ninong. No, sir. Hindi po mangyayari yun. Bakit naman hindi? Because this is your chance to show them the best version of yourself. Upang malaman ng mga taong gustong sumira sa inyo na hindi tulad nila. Hindi ka takot harapin ang mga hamon sa buhay. Ang ganda ng role ni Clyde dito. Taga-encourage siya. Ang tindig ng isang Krisos mo iba. Pakita nyo ang tindig ng isang Ginoong punong-puno ng pag-asa at pag-unawa. Hayaan nyo maingit si yung mga Fidel. Taong yun sa bawat salitang inyong bibigkasin. Pagkat naroon ang dangal ng inyong ama. Perfect. At grabe yung Clay. Grabe. Na kapag nakita ka ni Maria Clara, makaramdam siya ng tuwa sa kanyang puso. At isa lang ang masasabi niya. Ito. Ito ang lalaking pakakasalang ko.
Grabe yung linya ni Clyde dito. She is such a source of hope and encouragement dito. Ang ganda ng role niya dito. Gracias, Divinitay. Maraming salamat sa inspirasyon na iyong dala. Ala, nagsasalo si Fidel. Aww. Okay, tardais mucho. Bakit tagal niyo? Baka tuluyan ang mainip ang kamay at iwan tayo. Vamos. Celos yarn. Yung tingin niya kay Clay talaga eh, no? Let's go! God, yung kilig ko. Yung... Sorry, napamura ako. Gagi, akala ko hangakan talaga ni Clay. Pang mayaman, violin, oh. Parang sarap nun. May tabako. Just what yet? Oh. Kali sa pagtitipo na ito. Nagagalak akong makasama kayong lahat. Siyempre. Hindi namin parang ayan na naman. Totoong balita. Mariyan. Oh, putok-putok yung blush on ni Victorina. Patay guto. May sinasabi ka, Doña Victorina. Ala, sige, maghanap na kayo ng maupuan ninyo ro. Bakit ba? Lagi kang papatalbugan na naman sa akin. Diyan ka na, saan ba titigil? Buenos tardes. Ayan na yung demonyo. Dumalo na. Pade. Buenos tardes, senyor. Oh my gosh. Mabuti naman at nakasama ko. Hey! Ngunit, demonyo. Matila ikay hindi masaya. Kasi andyan ka. Ngumiti ka. Kahit ang mga santo ay matutuwa. Maria, iya. Ang panot na to, kakagigil. Ngayon, ikaw ay ganap ng dalaga. Tunay na napakaganda. May mga pa. Hindi pa naka-smile yan, ha? Yes, senyor. Or maganda pa rin. Ah, bueno. Saluhan na natin sila. Father, Maria. Ang tagal kitang hindi nakita. Kasama si Jesus. Hindi yata siya naimbitahan. Wala talaga akong gana. Wait ka lang. Ayun. Let's go, let's go, let's go. Mani ka na nakadangan. Sa tagad na, yan na siya. Dali, tumingin ka na, girl. Oh, fuck. Shucks. Oh my gosh. Nagkita na sila. Smile! Smile ka na, Maria Clara. Dali. Hala? Bakit parang pinagtitinginan nila tayo? Nagulat sila. Bakit nandyan invited sila? Invited tayo, di ba? Bakit siya nandito? Akala ko pa. Yun din ang pinagtataka. Bakit siya nandito? Ano naman tayong gate crusher? Narito rin ako, ra. Hindi kaya small portrait ng ninong ni Marie? Malamang. Sir, sorry. Bad idea. Tara na. Hindi. Hindi tayo aalis dahil mas nakakahiya yun. Mm-mm. Señor Jesus, sumaybar! Ayun na. Mali ka, inanyayahan naman pala. Yes! Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Walang anuman. Ala, ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo gawa na ikaw ang pinangunakan mo ang aking imbitasyon.
Salamat at pumunta kayo rito. Hala. Lush! May magtatabi sila ni Maria Clara. Grabe, Senyor Alcalde. Gagi, kinikilig ako. Sa ganun, grabe. Gusto ko na yung alcalde. Parang ang bait niya. Oh, biglang nagbago yung aura ng mukha ni Maria Clara. Yes! Love teams! Let's go! Magpakasasa tayo sa kilig bago ang mga karumal-gumal na mga mangyayari. Let's go! Uy, hala! Huwag mo na silang pigilan. Nakakaya sa mga bisita ko. Mahalata nilang may problema. Maraming salamat, Tia Isabel. Perfect yan. Nagagalak akong makita kang nalibinibini. Oh my gosh! At hindi na ako ginoon. Bumalik na yung sigla ni Maria Clara. Gagi, ang saya ko. Ang ganda ni Maria Clara. Tapos na, kakabitin naman. Buenas tardes a todos! Ay, yun lang, dumating ang demonyo. Por llegar tarde. Bakot, dito na naman ang demonyo. Oh, dumating kami ni Clara. Langit ang mga nagpapanalbanalan. Katulad ng kama niya. Patid mong ito ay magudulot ng isang matinding reprokasyon. Sira ulo. Ano ba? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Gusto na rin yung paningin. Magpuri sa akin! Ayan, deserve mo yan, oh. Lumayo kayo! Ayaw yung matatay pa! Bakit na kasi binabastos yung tatay? Kahit ako, huwag mong binabastos ang nanay at tatay ko. Kita mo talaga. Tsaka pagtitipon yun ng mga matataas yung katungkulan, so nakakahiya yung pinapahiya niya si ano doon. Deserve mo yung demonyo ka. Nagkapareho pa kami ni Clyde, demonyo yung tawag naman sa kanya. Magkausap kami ni Clyde, charot. Ayun guys, sabi ko sa inyo, patindi ng patindi, bukas, first day na, tama na, Thursday. Tapos Friday, cliffhanger na naman. Alam nyo na, pag cliffhanger, sobrang patindi ng patindi yung mga eksena dito. And sobrang saya ko lang na nakita na si Maria Clara at si Ibarra ulit sa episode na to. Alam nyo yun, yung kilig ko talaga, oh my gosh. Tapos yung ano pa, yung Filay, yung paglalayag ng Team Filay, lumalaban din. Gusto ko yung mga moves ni ano ni Fidel. Medyo torpe, pero at least kahit papaano may ginagawa siya. Si Klein naman, feeling ko alam na niya na may gusto si Fidel sa kanya. Pero syempre, kahit Gen Z siya, marunong naman siya magpakipot, diba? Tsaka wala pa yata siyang experience na magka-boyfriend. So, yun, mga bagay-bagay. Anyway guys, maraming salamat for watching this with me. And before we end, of course, I want to say a shoutout to our OFW na mga friends na patuloy na nanonood sa reactions natin. Kahapon nga, sobrang late na yung upload ko, pero ang dami nyo pa rin nanood. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo guys, kasi hindi nyo ako iniiwan. Alam nyo yun, kasi syempre may mga errors din tayo, may mga work din tayo na kailangan natin gawin. So minsan napapatagal yung pag-upload natin. Pero anyway, yun nga, shoutout sa inyo. And of course, shout out sa mga kaibigan natin dyan and mga Pilipino na nandito mismo sa Pilipinas na nanonood ng reaction videos natin. Maraming maraming salamat. And hope to see all of you guys tomorrow for episode 54 ng Maria Clara at Ibarra. Bye!